Magandang gabi ho sa inyo lahat. Yung nasa yung tablado, yung mesilya, maupo ko muna. Senate President Frank Drilon, ating kasamahan sa DILG, Secretary Mel Sarmiento, at susunod na Pangulo ng Republika, Mar Rojas. Siyempre, ating po mga katidatong nasa yung tablado ngayon, si Chris Paez at si Frank Drilon muli. Narinig nyo kanina yung mga nakakatanda sa tulad ni Joel Villanueva at iba pa yung maririnig nyo siguro sa mga susunod na araw. Siyempre, matagal na po natin kasamahan ang babalik na mayor na Maynila, Fred Lim. Congressman Atong Asilio magiging vice mayor na Maynila. Si Councilor Obet Asilo. Mon Morales na ating po kandidato sa 3rd District. Consel Josie Siscar, National Candidate sa 6th District. Other local government officials present, honored guests, fellow workers government, mga minamahal ko po kababayan, muli magandang gabi sa inyo lahat. Alam po nyo itong Plaza Miranda at saka yung partido namin liberal ay talaga mahaba ang kasaysayan. At dito nga ho, 1971, Montik na Lipon, naubos ang liderato ng Partido Liberal. Kaya importante sa amin, no, parang sagrado itong lupang to, nandiyan pa ang Quiapo Church. No? Bakit sagrado? Duguho talaga, literal, ang binuhos dito para ipaglaban ang kapakanan ng sambayanan. Kaya dito, parati namin inuulit-ulit, dalawang bagay. Lalo na sa Plaza Miranda, hindi pwede magsisinungaling. Kailangan totoo parati ang sasabihin natin dahil sagrado ang lupang to. Siguro pangalawa, no? At ito nga ho, pinagtatanong ko. Okay. Hindi, kanina ho kasi bago ako makita na yung tablado, nakita ko itong marmol na nandito sa tabi na yung tablado. Nakikita ko ba niyo yung nandito sa harapan? Ngayon, meron hong natira, hindi ko alam kung ang tawag dyan art, abstract art. Dahil wala naman hong talaga nakaguhit. O dati may karato na dyan nakalagay. Sino ba nakakaalam kung ano ba nandito sa marmol, malaki-laki, nasa Plaza Miranda, pero hindi ko maintindihan itong nasa harapan. Matagal na ho yata nawala yan. Baka naman yan ang, sana hindi yan ang tanda ng kondisyon ng Maynila. Na tila nakalimutan na, pati itong ating mga ginawang monumento dati. Anyway, alam po nyo, kakatapos lang po ng Semana Santa. Salamat, nagkaroon po tayo ng kaunting panahon para sa ating po pamilya. Nagamit din natin ang panahon ito para taimtim na magdasal at makapagnilay-nilay. Nagkaroon din po tayo ng panahon, makapanood ng isang lumang pelikula tungkol sa buhay po ni Archbishop Oscar Romero ng El Salvador na pinatay po nung siya ay nakikipaglaban para sa karapatan ng lalo na nasa laylayan ng lipunan. Ako po ay napag-isip, sa daming pangyayaring inilagay doon sa pelikula ngayon, palitan lang natin ang mga pangalan ng tao, ng lugar, ng mga sitwasyon o yung nangyari doon tawag nila kampesino, sa atin po kasama ang tawag. Parehong-pareho ang nangyari sa El Salvador sa nangyari sa atin sa Pilipinas at halos pareho rin ho yung panahong ito. Alam po nyo, dahil kinakabahan ang mga kinikriticize, binabatikos ni Archbishop Romero, sabi na ginawa nila solusyon, pinaslang to si Archbishop Romero habang nagse-celebrate po ng Mass. At ngayon po ay beatified na siya, malapit na po maging isang santo. Palagay ko naman po, wala sa inyong kontra sa pamamahalaan natin dito sa Daang Matuwid. At dahil papalapit na po ang eleksyon, may mga nag-iinganyo sa inyo. Gamit ang pinakamatatamis na salita para kumbinsihin kayo na magbago ng landas. Kung tutusin, lahat mo nagpepresentang maging Pangulo, papalit po sa atin, kakilala ko. At masasabi natin, siguro naman maski pa paano ay kaibigan ko pa. Pero nangingibabaw po ang pagiging pinuno ko at tama ng bayan sa kabila ng pagiging magkakaibigan namin. Tingnan po natin kung saan sila nanggagaling. Sabi nga po,
ang tao nilikha. Dahil nilikha, hindi perpekto. Walang isang tao na pwedeng magsabing tama siya sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Ang ganda po ng sistema ng demokrasya, pwede tayong magkaroon ng iba-ibang paniwala, pero pag pinagsama-sama tayo, uhubog tayo na isang landas na sinasangayunan ng lahat. Problema ko po, pag napapakinggan ko po, nababasa ang mga sinasabi ni Manong Digong Duterte. Ang sabi po niya sa debate noong Pebrero, I quote, "If I become president, it will be bloody because we'll order the killing of all criminals, ang mga drugista at drug lords." Close quote. Ano po ba ang sinasabi niya? Ibig sabihin mo ba ng mga katagang yung kanyang binigkas, siya ang tutukoy, siya ang huusga, at siya rin ang magpaparusa? Bawal ba sa kanyang palakad ang magkakaroon ng kontrang opinyon? At siya lang ang tama sa lahat ng pagkakataon. Kung ganyan nga po ang sinasabi niya, ako lang ho ba dapat ang medyo kabahan sa pwedeng kahinatan natin? Alam po niyo, meron tinuro sa akin ng aking ama. Kinukot po niya ang buhay at ang sinabi na isang pastor na ang ngalan ay Dietrich Bonhoeffer noong panahon ni Hitler sa Germany. I quote again, "First, they came for the communists, but I was not a communist, so I did not speak out. Then they came for the socialists and the trade unionists, but I was neither, so I did not speak out. Then they came for the Jews, but I was not a Jew, so I did not speak out. And when they came finally for me, there was no one left to speak out for me." Sa madaling sabi po, nilipon nila unti-unti ang lahat. Ako lang ang hindi, sa mga bagay na hindi po ako kasali, hindi ako nagsalita. Hanggang dumating ang panahon, ako na lang ang natitira at ako na ang huling nilipol. Pinapalabas po ni Manong Digong sa atin na talaga matigas na matigas sa pinuno siya. Di ba dapat tayo maglalas sa sinasabi niya? Maraming gagawin sa mabilis sa panahon. Di ba kakibat nun? Shortcut. At ano kaya ang ibig sabihin ng shortcut kung hindi kasama na rin ang pagpapasabaliwala ng mga tamang proseso? Kay Senadora Grace naman po, ulit, kaibigan natin, dalawang beses siyang binanggit sa huling debate. Nagagawin raw po niya ang dating Marine Colonel o Philippine Marine Colonel si Ariel Corbin, gagawin niyang crime czar. Sa unang tingin, mukhang maganda yan. Matigas ang Philippine Marines, ayusin ang krimen. Ang tanong, tama ba ang kanyang binigkas? Ang pulis po, trabahong hulihin ang kriminal. Magagamit lang ang deadly force sa self-defense o sa pagdedepensa sa iba. Ang sundalo naman po, ang trabaho, hindi hulihin ang lumulusob sa atin, kundi ay gapiin sila. Balikan ninyo ang kaisipan na yan at ang ating kasaysayan at kasaysayan ng buong mundo. Di ba, di naman inaaresto ng sundalo ang kalabang sundalo. At kung may nahuhuling mga sundalo, pwersado silang sumuko dahil natalo na po sila. Si Colonel Corbin po, may kakayahan, totoo. Pero ang kumpas siya sa trabaho. Ihalintunan natin ang problema sa krimen sa pagtatahi ng damit mula sa tela. Ang kailangan mo para mahubog yung tela sa isang damit, gunting. Susunod mo sa patterns, ipagdidikit, mabubuo mo ang damit. Hindi pwedeng gumamit ng chainsaw para putulin ang tela para maging damit. Pagbigyan na po natin dito si Senadora Grace sa kung saano ang gusto niya pong sabihin. Pero sa mga panukala niya, ang tanong na palagay ko ay ang pop, handa na nga ba siya sa lahat ng desisyong kailangan niyang gawin? Si Vice President Binay naman po, alam natin lumaban sa diktadura, pero di ba tayo napapag-isip? Ano baka ang kanyang ipinagmamalaki sa Makati? Ang cake, ang libreng sine. Totoo kaya ang sinasabi nilang buwaba ang bilang na mahihirap sa Makati? O tulad nung naikwento po sa atin, nailipat lang sila sa labas ng Makati. Batid natin ang sama ng loob ni Bibi. Nasa poder siya ng pagkatagal-tagal, pero ngayon, ang daming kumikwestiyon sa kanya. Ako naman po, kilala niyo ako. Wala akong tinatago ang tanong o tinatakbo ang issue. Doon po, sigurado tayo nagkakaiba sa kanya. Ito po, bahagi ng pagsusuri ko sa mga naghahangad na maging susunod na pinuno ng bansa. Naniniwala ko, iisa lang ang hangarin natin para sa ating bansa, ang maituloy ang pag-angat ng bawat isa. Ang aking nga,
bakit ihinto ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program na dati hindi pa umabot na 800,000 ang bilang na kabahayang benepisaryo at ngayon aabot na sa 4.0 milyong bago matapos ang ating taon. Dito sa inyo, ang dating 2,777 pamilya o kabahayang benepisaryo noong taong 2010 umakyat na sa 46,723 ang bilang sa kasalukuyan. Bakit ititigil ang PhilHealth na dating nasa 51% lang ang mga membro? Ngayon, halos abot kamay na natin ang 100% coverage dahil nasa 93% na tayo ayon sa PhilHealth. Dito sa inyo sa Maynila, bakit natin pipigilan ang pagpopondo sa mga Health Facilities Enhancement Program na pumalo sa halagang 281 million pesos sa Maynila lang? Bakit natin ipagkakait sa ating mga boss na Manilenyo ang infrastrukturang inyong kinakailangan sa mga kalsada, tulay, flood control at iba pang infrastruktura? Noong taong 2005 hanggang taong 2010, ang nailaang pondo para sa inyong lungsod ng ating sinundan, 4.73 billion pesos. Sa parehong panahon, 2011 hanggang 2016, na-triple na natin to sa humigit kumulang 16.33 billion pesos para sa Maynila lang, katumbas na marami mga probinsya. Kasama rito, mga proyektong Metro Manila Skyway Stage 3, NLEX, SLEX Connector Road, pati na ang redevelopment na Ross Boulevard, reconstruction and improvement of the Bonifacio Drive, widening ng Anda Circle, pagpapaunlad ng Ayala Bridge. Bakit natin ipupurnada ang Metro Manila Flood Control Master Plan na ilalayo sa peligrong dulot ng baha ang ating mga kababayan? Narin ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 2 at Phase 3, Manila Bay Seawall Project, Blumentritt Interceptor Catchment Area. Di ko lang po, marami na nga tayong naitanim at marami-rami na ang ating inaani. Pero mas marami pa ang maaani natin at mas mapapalago pa natin ang matatamis na bunga ng lahat ng ating pinagsikapan kung matutuloy ang ating nasimulan. Bilang ama po ng bayan, tungkulin kong maging gabay sa inyo, tungkulin kong ipresenta sa inyo ang tamang pinuno. Siya yung siguradong itutuloy ang reforma dahil siya mismo nagsakripisyo at naging kabahagi sa pagtahak natin sa Dangmatwid. Sa akin po, walang iba yan kundi si Mar Rojas. Sabi po ng aking mga magulang, kung ikaw mag-endorso, kailangan kaya mong garantiyan. Ito pong si Mar, maliwanag na uunahin ang bayan bago ang sarili. Kung ang ibang kandidato kargado ng mga kontrobersya, si Mar ang tangan ay karanasan, kaalaman at tagumpay sa mabuting pamamahala. Binansagan siyang ama ng BPO. Dahil sa pagsisimula at pagpapalawak sa sektor na ito, ngayon po, mahigit 1 milyon na ang nabigyan nito ng diretsuhang trabaho. Napababa rin po niya ang krimen sa National Capital Region at iba pang mga rehiyon gamit ang batas at hindi dahas. Sa dami na kanyang nagawa, makikita mo po siyang nagpapakumbaba imbis na magbuhat ang sariling bangko. Ganyan dapat ang Pangulo. Hindi kayo bobulahin, hindi kayo tatalikuran, at higit sa lahat, hindi kayo nanakawan. Yan po si Mar Rojas. Kasama po niya, siyempre, si Lenny Robredo, ating pambato bilang pangalawang pangulo. Nang pumanaw po si Jesse, imbis na paghinaan ng loob, naging tanglaw si Lenny sa kanyang mga anak, sa akin at sa ating lahat. Noong taong 2013, tinawag siya ng kanyang mga distrito para tumakbo bilang kanilang kinatawan. Hinarap niya ang hamon kahit pa malaking pamilya ang makakabangga. Ngayon, tayo naman ang tumatawag muli sa kanya. Sa totoo lang, pwede siyang tumanggi at sabihin, di ba marami na kaming naiambag sa bayan? Sarili ko naman, pamilya po naman namin muna ang ating asikasuhin. Pero muli, siya po ay kasama natin lumalaban para sa alam niyang tama at makatwiran. Yan po si Lenny Robredo. Sa totoo lang,
itong sina Mara at Lenny, pwede na sanang parehong nakontento sa tahimik at komportabling buhay. Pero tulad ko, tulad ng aking mga magulang, nakikita ni Mara at Lenny na meron silang talagang magagawa para gumanda ang kalagayan ng ating mga kababayan. Dito naman po sa inyo sa Maynila, sa dalawang pangalan lang din tayo nagtitiwala. Siyempre, kay Mayor Fred Lim at kay kanya magiging Vice Mayor na si Atrasil. Higit kumulang po, 3 buwan na lang ang natitira sa ating panunungkulan. At di natin maiwasan kung minsan po malungkot talaga magpaalam. Marami nga hong mga kwentong umaabot sa akin. Naalala ko tuloy kwento sa akin ng kaibigan ko si Sandy Ambier. Dumalo raw po siya sa Fairview. Nakausap niya yung mga nagtatricycle doon. Sabi po niya sa akin, tinanong niya, sinong gusto niyo maging presidente? Sagot po nila at tanong din, pwede bang si Pinoy na lang ang presidente uli? Ang sabi kasi nila, nung naging presidente siya, gumanda ang buhay raw nila. Tumaas ang pasada nila, naging 700 piso. Ay, sorry. Tama po, 700 piso galing sa 300 piso kada araw. Sa totoo lang po, lumaban ang mga magulang ko para sa demokrasya. At di kumatim na sa akin mismo ang umpisa o pag-uumpisa ng pagbubukas muli na pag nagkaroon ng pangalawang termino, ay baka magkaroon ng pintuan kung saan pupunta ang isang tulad ng ating nakaraan ay hindi na pumayag buwaba sa kanilang pwesto. Hindi pumatim natin konsensya na magbibigay tayo ng anumang puwang para sa ganung mga adhikain. Sa totoo lang po, hindi ko minabuting magpapogi sa ating panunungkulan. Hindi ko hinabol na kaliwat ka ng photo opportunity para mapatunayan sa inyo ako po'y nagtatrabaho. Kontento na lang po ako pag kayo na mismo ang nagsasabing tama ang ginawa ko sa inyo. Kontento na po ako kung sa pagiging pogi, nanay ko na lang ang nagsabi noon at saka yung mga naging girlfriend ko. Okay na po sa akin, iba ang mag-ribbon cutting sa lahat ng ipinapatayo natin. Okay na po sa akin, umangkin sila ng kredito pagdating ng panahon. Susunod na administrasyon ang makakakuha ng pagkakilala. Pero ang akin po, panatag ako dahil kina Mara at Lenny, iiwanan ko ang bansa na nasa mabuting kamay. Kina Mara at Lenny, sigurado na akong di lang nila itutuloy kundi talagang palalawakin at ipaglalaban pa nila ang daang matuwid. Ito nga po ang tanong ko. Ngayon kita na natin kung saan tayo ihatid ng daang matuwid. Sa isang Pilipinas na mas maunlad, kung saan talagang hitik ang bunga, kung saan napakasarap na pinagtiyagaan nating nilaga, isusugal ba ninyo ang ating bansa sa baka? Hayaan ninyong ibahagi ko ang minsan sinabi sa akin. It is your obligation to train your successor. Inawin ko lang po, pagdating ng Mayo, sa 9 ng Mayo, si Noynoy Aquino, tulad nyo, iisa lang ang boto. Parehong boto ni Juan at Juana de la Cruz. At sa huli po, damay-damay tayo sa lahat ng botong yung pinag-ipon ang magiging melakda ng ating kinabukasan. Malinaw sa akin, kung gusto natin magtuloy ang daang matuwid, kailangan nating ihalal, ikampanya at ipaglaban sina Mar at Lenny. Sabi nga ho nila, lahat na may halaga o tunay na may halaga, pinaghihirapan. Tungkulin natin isulong ang tama at ilapit sa iba ang ating paniniwala. Kailangan nating muling buhayin, ipakita ang lakas ng people power. Darating nga panahon, natataruhin natin ang sandaling ito sa ating kasaysayan. At sana po, lahat tayo masasabi natin, kasama ko sa humubog sa magandang bukas ng Pilipinas. Kasama ni Mar at Lenny, itinuloy ko ang laban. Naging parte ko ng positibong pagbabago.